welcome back to my channel. So it's your girl, Walay App Channel. Today's video is papakita ko sa inyo ang simpleng paggawa ng sumanlatik, or we call it in our dialect, lumpak. Sa inyo, anong tawag nyo nito? Just comment below. Ayan na po, nag-prepare na po ako ng nyog ng malagkit na rice, or we call it ilit in our po, nilagay na po namin sa kawa para later. At nagkayot na din po ng niyog para sa latik. Ahem, yung mga mahilig sa latik dyan. Shout out sa inyo. At sasabuan na po natin para sa latik later. Ayan na po, tansya lang. Hindi pwedeng masyadong madami yung water kasi ano, malabnaw na siya. So, dapat sakto lang din. Mas masarap yung malapot. Yummy! At ayan nga po, pinipiga-piga na natin with all our might para mas maganda. At yan po yung right, yung ano, pilit. Nilagyan na po namin ng normal lang na tubig. Dapat sakto lang siya, tansya-tansya lang din pag may time. At that is lihiya. Para daw po, hindi mapanis agad yung rice at pampakuna na rin po para color yellow siya. Sa inyo po, ano yung purpose nyo ng ano, paglalagay ng lihiya? Ilalagay nyo pa po ba? Sa amin kasi nakasanayan na namin yan, kaya ganyan po. Ilalagyan namin talaga siya. Hindi kompleto yung recipe ng sumanlatik kung wala yung lihiya. Pero okay lang din naman, kaya ito lang ganun, I think. Tansya-tansya lang din, hindi pwedeng dumami kasi magiging mapait na yung ano nyo po, lumpak. Pag madami masyado yung nilagay nyong lihiya. At ihalo po natin para ma-distribute ng maayos sa buong kawa. At ayan na nga po, halo-halo si ate. Halo ng maayos. Ayan. So, after that, ready na. Salang na natin sa apoy. At dapat maintain yung pagkakahalo niya. Yan po yung result after how many minutes na nakasalang sa apoy. Dapat po ano, laging hinahalo para hindi siyang magtutong sa ibaba. Kasi pag ipapabayaan nyo lang siya, maluluto yan lahat. Magtutong. Parang sinaing. Dapat half cook lang din siya kasi later, ibabalot pa natin siya sa dahon at isasalang ulit. Yung dahon na ginagamit namin, we call it hagik-hig. Sa inyo, anong tawag nyo yan? Yan po, hinugasan muna namin at pinunasan ng malinis na damit. Para, ano, para safe. Yan po, punas-punas, ate, punas-punas. At ipabalot na nga natin yung suman. Dapat po hindi masyado maraming lalagay yung ayun, malagkit na para hindi siya puputok later. Dapat maluwag at kunti lang nilalagay. Diba? Ganyan yung pagbalo niya. Simpleng tingnan pero ang hirap gawin niya. I'm telling you guys, dapat pag-aralan talaga. So, yan po yung final product. Yan. Yung mga tsaka dyan, ako yung gumawa niyan. Yan po, gawa yan ng magaling siya magbalot. At nakasalansa na nga po sa malaking kaldero. Dapat po nakatayo ha, yung position, nakatayo, hindi tagili, hindi nakatuwad. Charot. Dapat nakatayo, seryoso, nakatayo. At sasabawan na nga po natin ng tubig. Tansya-tansya lang din, hindi pwede masyadong madami. Kasi baka maging lugaw. So, dapat sakto lang. Too much is dangerous. Charot. After that, ay tatakpan na rin natin siya ng tahong saging para mas madaling maluto. Yan na, sinalang-mangan natin sa lumalagkap labing apoy. And after how many minutes, ito na po yung resulta. Tada! Meron akong suman. So, latik na lang yung kulang.